Hello at welcome sa Jules TV official channel. Now sit back, relax and enjoy the movie. Bago ko simulan ang ating palabas, mag-subscribe ka na sa aking channel. Intro muna tayo. Nagsimula ang pelikula sa panahon kung saan ilang parte ng China ay napasailalim ng pananakop ng mga Hapon. Ipinakilala tayo sa ating bida na si Chen Shen. Kararating niya lang sa dati niyang dojo school na Jingwu. Pagpasok niya ay nagulat siya nang makita ang head chef na si Tian ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang master na si Hu Yuanqia. Kalaunan ay inilibing na ang kanilang master. Tila hindi matanggap ni Chen ang agarang pagkamatay ng kanyang master. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa paglipas ng 2 araw, kung saan nagtataka si Chen kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang master. Lumapit sa kanya ang fiancé niyang si Yuan para siya ay damayan sa pagluluksa. Sa parehong sandali, si Fan Junqia na head ng Jingwu School, kasama ang 2 niyang senior student, ay dumating kay Chen para makiramay. Galit na tinanong ni Chen kung paano namatay ang kanyang master. Sagot naman ni Fan na namatay ito dahil sa pneumonia. Gayunpaman hindi ito agad na pinaniwalaan ni Chen. Kinabukasan, habang inaalala ng buong estudyante ang pagkamatay ng kanilang master, dumating naman ang mga Hapon mula sa Hong Kong District at inabala sila. Si Wuzhen na translator ng Japanese master na si Suzuki ay nagsimulang maliitin ang dojo school ni Ho. Dagdag niya pa na ang mga Chino ay walang kaalaman sa dojo at mahihina. Kasunod nito ay nagbigay din siya ng karatula kung saan nakasulat dito ang mga mapanglait na salita para sa mga Chinese people. Nang pinapaalis na sila ni Fan, hindi pa rin tumigil si Wu sa kanyang panlalait sa dojo. Nang marinig ito ni Chen ay sobrang nainis siya at sisimulan niya na sanang atikihin si Wu, subalit pinigil siya ni Fan at pinaalala ang payo sa kanila ng kanilang yumaong master. Sa kabila nito ay patuloy pa rin si Wu sa pang-aasar kay Chen at pinipigil lang ni Chen ang kanyang sarili. Pagkatapos ay umalis na rin si Wu at mga kasamahan niya. Sumunod na eksena, dumating si Chen sa Hong Kong Dojo dala-dala ang karatula na binigay ni Wu. Doon ay nakita niyang nage-ensayo ang mga estudyante ng dojo kaya hinamon niya ang mga ito sa isang laban. Si Yoshida na head instructor ay tinawanan lang siya at ipinalaban ang isa sa kanyang estudyante. Ngunit hindi pa nagsisimula ang laban ay pinatumba na ito ni Chen. Kaya ipinalaban lahat ni Yoshida ang kanyang estudyante. Bagaman mag-isa lang si Chen, madali niya namang pinulbos ang mga ito gamit ang taglay niyang kakayahan na itinuro sa kanya ng yumaong niyang master. Tumayo na si Yoshida para labanan si Chen. Ngunit maging ang matabang si Yoshida ay wala ring binatbat kay Chen. Pagkatapos ay pinunit niya ang papel na nagsasaad ng mga mapangutsyang salita sa kanyang master at pinakain ito sa mga estudyante. Pag-alis niya sa lugar ay nasalubong niya si Wu. Kalaunan, sinumbong ni Wu at Yoshida kay Suzuki kung paano binugbog ni Chen ang kanilang mga estudyante. Sobrang nagalit si Suzuki at inutos na puntahan ng mga ito ang Jingwu School para wasakin ito. Sumunod na eksena, sinusubukan ni Chen pumasok sa park, ngunit pinigil siya ng gwardya. Pinakita sa kanya ang signboard na bawal ang Chinese at aso. Ngunit kasabay nito, pumasok ang isang babae kasama ang kanyang aso. Habang nag-uusap sila ng gwardya, ilang mga Hapon ang dumating at minaliit si Chen. Sinabi sa kanyang kumilos siya katulad ng aso kung gusto niyang pumasok ng park. Sa sobrang pagkagalit ni Chen, inatake niya ang Hapon at sinira din ang signboard. Dahil dito ay nagtawag ng backup ang gwardya, subalit iniligtas si Chen ng ilang mga saksi sa lugar. Lumipat ang eksena sa Jingwu School kung saan biglang pumasok ang grupo nila Yoshida at Wu at sinimulang atikihin ang mga estudyante ng Jingwu. Kahit na pinigil sila ni Fan, nagpatuloy pa rin ito sa kanilang panggugulo. Nang kinuha ni Yoshida ang larawan ni Ho para sirain, si Shu na pangatlong eldest sa Jingwu, ay binawi ang larawan para hindi ito masira. Pagkatapos ng kaguluhan, nagbanta si Wu kay Fan na isuko nila si Chen sa kanila sa loob ng 3 araw. Kalaunan ay dumating si Chen at gulat na gulat nang makita ang magulong paligid. Nang malaman ni Fan na si Chen ang responsable sa nangyaring ito, sinigawan siya ni Fan at iminungkahing lisanin ang Shanghai upang hindi na sila guluhin ng mga tauhan ni Suzuki. Sa una ay tumanggi si Chen. Ngunit nang pinaliwanagan siya ni Yuan na hindi nila siya sinisisi, pumayag na din ito. Kinagabihan, kinausap ni Yuan si Chen at sinabing magpahinga na bago ito umalis kinabukasan. Gayunpaman sa mga pagkakataong ito ay sinabi ni Chen kay Yuan kung gaano niya ito kamahal at sinabing mauna na itong magpahinga. Ilang sandali lang, nakarinig si Chen ng ingay mula sa kabilang silid at pinuntahan ito. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Tian at Feng Guixi na nag-uusap tungkol sa kung paano pinatay ni Tian si Ho sa paglaso nito sa kanyang pagkain. Nang marinig ito, agad niyang kinumpranta ang dalawa. Isang brutal na labanan ang nangyari at pinatay ni Chen ang dalawa sa sobrang galit nito. Kinaumagahan, nakita ni Fan ang liham mula kay Chen na sinasabing hahanapin niya ang may pakana sa pagkamatay ng kanilang master. Kalaunan ay bumaba si Fan at ipinaalam sa kanya ng mga estudyante na si Tian at Feng ay natagpo ang patay at isinabit ang dalawa sa poste ng ilaw.
Napagtanto na agad nilang si Chen ang may gawa nito kaya inutos ni Fan sa mga estudyante na hanapin siya. Sumunod ay makikita natin si Chen na nakaupo sa tabi ng libingan ni Ho habang nagsusugba ng karne. Dumating si Yuan at kinumpronte siya. Tinanong siya kung ano talaga ang motibo niya at susunod na plano. Gayunpaman ay tumanggi si Chen na ibunyag ito dahil ayaw nitong madamay si Yuan. Pagkatapos ay nagkaroon ng masayang sandali ang dalawa at inalala nila ang kanilang pagkabata. Nangako silang magsasama habang buhay. Kinabukasan ay ipinaalam ni Yoshida at Wo kay Suzuki ang pagkamatay ni Tian at Feng. Dito inihayag na si Tian at Feng ay mga tauhan ni Suzuki na nagpapanggap ng mga Chinese para palihim na magpadala ng mga impormasyon. Sa pagkagalit ay plinano ni Suzuki na muling atikihin ang Jingwu School. Ngunit nagmungkahi si Wo na hayaan na ang mga pulis na asikasuhin ang sitwasyon. Sumunod, isang lokal na police officer na si Inspector Lo ay pumunta sa Jingwu School para magbigay ng ultimatum na 3 araw para hanapin si Chen at Izuko. Dagdag niya pa na kung hindi nila ito magagawa, hindi lang mawawala ang kanilang dojo school, kundi maaari din silang makulong sa pagtatakip kay Chen. Kinagabihan, makikita natin si Wo na nagsasaya kasama si Suzuki, Yoshida at Petrov. Si Petrov ay taga-Russia na kaibigan ni Suzuki. Pagkatapos nilang mag-inuman, lasing na umalis si Wo sa lugar. Lumapit siya sa carpooling man ride para umuwi. Lingid sa kaalaman niya na ang carpooling man ride na ito ay si Chen mismo. Hindi niya ito nakilala sa sobrang pagkalasing. Dinala siya ni Chen sa walang taong lugar at pagkatapos ay binugbog ito. Inihayag naman ni Wo na si Suzuki ang may pakana sa pagpatay kay Ho. Pagkatapos ay isinabit din ni Chen ang katawan ni Wo sa poste ng ilaw. Agad na nakarating ang balita kay Suzuki at pinagbantaan nito si Inspector Lo na gawan agad ito ng aksyon. Sinabi niya pa na pag wala itong ginawa, magsusumbong siya sa mas nakakataas at ipapatalsik si Lo sa serbisyo. Pagalis ni Lo, lumapit si Yoshida kay Suzuki at iminungkahing atikihin nila ang Jingwu at tuluyan ang wasakin nito. Pumayag naman si Suzuki kaya ipinadala na nito ang kanyang mga tauhan patungo sa Jingwu School. Nakarating na si Lo sa school at pinilit si Fan na isuko na sa lalong madaling panahon si Chen. Gayunpaman ay sinabi ni Fan na ginagawa nila ang lahat para mahanap si Chen. Pagkatapos ay binigyan sila ni Lo ng huling araw para hanapin si Chen. Samantala si Yuan naman ay iniisip ang kasalukuyang sitwasyon. Ilang sandali lang ay tinawag niya si Fan at sinabi kung saan matatagpuan si Chen. Kinagabihan ay hinanap nila si Chen sa libingan ni Ho. Inantay nila ito hanggang sa dumating si Chen. Sa kabilang banda, pumasok si Chen sa Hong Kong School at sinimulang bugbugin ang mga natirang estudyante. Sa parehong sandali ay sunod niyang kinalaban si Yoshida. Kinalaban siya ni Yoshida gamit ang samurai. Kinuha naman ni Chen ang kanyang nunchaku. Sa huli ay nagawa ni Chen mapatay si Yoshida gamit mismo ang sarili nitong samurai. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa opisina ni Suzuki at kinumpronte naman siya ni Petrov. Naglaban silang dalawa ngunit sa huli ay nagawa din ni Chen mapaslang si Petrov. Sa wakas ay naglaban na si Chen at Suzuki, ngunit madali lang din niya itong napatay sa pagsipa nito sa ulo. Sa kabilang banda, nang bumalik na si Fan sa school, bumungad sa kanila ang ilang mga estudyante na nakahandusay. Doon ay inihayag ni Shu na si Suzuki at mga tauhan nito ang umatake sa kanila at sinira din ang lugar. Ilang sandali lang, dumating na si Inspector Lo at hinihingi na sa kanila si Chen. Sa kasamaang palad ay wala pa rin silang kahit anong impormasyon sa kinaroroonan ni Chen. Kaya naman, sinabi ni Lo na kailangan niyang sundin ang batas ng mga Hapon at inaresto si Fan. Samantala si Chen naman ay dumating na sa school, at gulat na gulat nang makita ang ilang mga estudyanteng nakahandusay sa sahig. Nang marinig niya si Lo na inaaresto si Fan at ang iba pa, sa wakas ay nagpakita na rin siya sa mga ito. Pagkatapos ay kinausap siya ni Lo at siniguradong siya na ang bahala sa Jingwu School kung susuko ito. Kaya naman sa huli ay pumayag na rin si Chen at naglakad na palabas ng school. Sa huling eksena habang naglalakad si Chen, bumulaga sa kanila ang ilang mga sundalong Hapon na nakatutok ang baril sa kanya. Walang pag-aalin lang ang sinugod sila ni Chen sabay flying kick sa hangin. Nagtapos ang pelikula nang marinig ang putok ng baril na nagpapahiwatig na si Chen ay patay na. Ngunit kapalit naman nito ay ang sakripisyong mailigtas ang legasiya ng kanyang master at sa kapakanan ng Jingwu School. Hanggang sa muli, maraming salamat po.